Dalangin. Hindi ko po maisa-isa ang kanilang mga pangalan. Hindi ko po maisa-isa ang kanilang prayer request. Pero kayang-kaya mong isa-isahin. Pagalingin sila at gawin sila ng himala. Silang lahat, Panginoon, kasama kanilang mga mahal sa buhay. Saan mang paling ng Pilipinas ngayon? Saan mang paling ng daigdig ngayon? O God, in Jesus' name. Maging ikaw na nakikinig at nanonood. Hallelujah. Ipatong ang dalawang kamay mo sa iyong puso. At sa oras na ito, begin now to thank the Lord. Magpasalamat ka na ngayon sa Panginoon. Magpasalamat ka na ngayon sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay gumawa ng dakila at mabuting bagay. Nararamdaman mo parang yelo o parang malamig. Nararamdaman mo parang mainit o parang nanginginig ka o parang hindi mo maintindihan. It seems that there is lightning that is striking you. Hallelujah. It is the power of God. Huwag mo kausapin niyo katabi mo para makapag-concentrate siya. Sige, magpasalamat ka sa Diyos. Yes, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon ng mga pangyarihan. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap sa Diyos. Sing it! Walang mahirap sa Diyos. Itulak mo ang bukan. Wala na ang bukan. Igurap mo ang iyong mga mata. Maliwanag na. Hawakan mo mahapdi, wala na ito. There's no pain, no more pain. Hallelujah. Walang mahirap. Walang mahirap. Siya ang Panginoon ng mga pangyarihan. Pwede bang tawagin ko yung mga birthday celebrants ng May at June? Isama na rin natin si Brother Elvis ng April 30. Sige po, lapit lang po kayo. Saglit lang po ito. Sige na po. Takbo na po sa harapan. Lahat ng mga May, June. Sige. Takbo na po. Sige na po. Huwag na po kayo magtinginan. Takbo na po sa harapan. Yung pong may birthday. Hindi ka na, Brad. Yan. Hindi lang. Lapit kayo rito. Saglit lang. Saglit lang. Saglit lang po. Yan. Yes, Lord, ang aking mensahe sa araw na ito ay almost connected sa mga birthday celebrants. So, Father, I want, Lord, to give them a special prayer this day. Since they celebrated their birthday last April, since they celebrated and will be celebrating this May and this coming June, Father God, I want, Lord, to give them a special prayer, O God, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the Living God. Ora bakara mashiri bianda. Sige. Dari dito natin tayo rito. Yes, Father God. Hallelujah. Panginoon, sa oras pang ito, salamat po sa mga kapatid ko dito. Higit po ako nagpapasalamat sapagkat nakilala ko sila. Naging bahagi ako ng buhay nila at naging bahagi sila ng buhay ko. Wala higit na pinakamahalaga sa akin, Panginoon, kundi sila. It's not the wealth of the world. It's not the honor of the world, Lord. It's not the pleasure of the world, but them, O God, in Jesus' name. So, Father, I pray, give them good health. Give them strength, Father God. Give them peace. Give them joy. Give them love, I pray. Grant all the good desires of their hearts, I pray. Even the long-standing prayer, yung mga matatagal ng prayer request na walang kasagutan, bigay niyo po ngayon. Kung may mga mahal sa buhay, naliligaw, nalilinis sa landas, ibalin niyo po ang maipako ninyo. At kung napapawalay pa samantalang mga mahal sa buhay, dahil nag-aaral, natrabaho, nalilinigosyo, kung pumupunta na ibang lugar, ibang bansa, protektahan niyo nga po, Ama. Bigay niyo po sila, Panginoon,
ng mahabang buhay. Father, I pray in Jesus' name, the Son of the Living God. So, Father, as I lay my hands upon them, Father, give them, Lord, a special blessing this day. So I ask this, Father, in Jesus' name, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Give them, Lord, a special blessing, I pray. Urabakanda. And let your angels turn over them. Protect them, Lord. Protect their lives. Protect their businesses. Lord, masok. Higit sa lahat, wala po kami higit na inaasahan. Kundi ikaw, you who began a good work in us will bring it to completion as you will continually protect us and church your angels over us. O God, in Jesus' name, Lord, in Jesus' name, Lord. Buramakanda la wasurubianda, in Jesus' name, Lord. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus, in Jesus' name. In Jesus' name. Oh, Lord, I am the Son. Yes, Lord, in Jesus' name, Lord. In the mighty name of Jesus Christ, Lord. The Son of the Living God. The Son of the Living God. Oh, thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Diyos ng marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen! Palapakalapin ang Panginoon ko sa buhay. Hallelujah! Amen. And happy birthday po sa inyong lahat. Alam niyo ang gawain ng Diyos, ipinamabahagi ng libre yan. Amen po ba? Amen po ba? Wala pong bayad yan. Amen po ba? Pero in return, gusto natin mahalin ng Diyos kung paano minamahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? At kung paano tayong naligtas, ay gusto rin natin maraming maligtas. Amen. At sa magligtas po ng maraming kaluluwa, ay hindi po libre yun. Amen. Tayo po yung gumagastos po ng maraming salapi. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, patunayan natin mahal natin ng Lord. At kung tayong manatiling mahirap, magbigay tayo ng dabi sa ating Panginoon. Tawagin ko lang kung sino yung nakasign sa offering. May nakasign ba? Praise God! At tulad nga po ng sabi ng lingkod ng Diyos, kung tayo ay nagmamahal ng tunay sa Panginoon, tayo po ay magbibigay. Basahin ko lamang po sa inyo ang Malakias 3:8-10. Ang sabi po doon, ang tanong ko naman, matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit dinadaya ninyo ako sa paanong paraan, sa mga ikapo at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. Ibigay ninyo buong-buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen? Kapag tayo po ba ay nagmamahal, dinadaya po ba natin yung ating minamahal? Hindi po. At alam niyo po ba na sa ibang translation ng Bible, ang sinabi po doon ay ninanakawan daw natin ng Panginoon. So kung tayo po ay tunay na nagmamahal, dapat ba tayong nagnanakaw sa Panginoon? Hindi po. At tinuturo po ng Biblia sa atin, once na tayo ay nakakilala sa Panginoon at kinilala natin ang Diyos na tagapagligtas natin, Panginoon at Diyos ng ating buhay, tayo ay tinuturuang magbigay ng ikapo at handog. Sapagkat ito ay sinabi ng Panginoon dito sa Malakias 3:8-10 na hindi natin dapat dayain ng Panginoon, na tayo ay dapat na nagbibigay ng ikapo at handog. Ano po ba ang ikapo? Ito po ang 10th bahagi ng ating mga kinita. Kung ito po ay mula sa negosyo, pagtitinda, o kung anong pangangalakal ang ating ginagawa o ating pinagkakitaan. 10% ng ating mga sweldo sa ating mga trabaho. Amen? Yun po ang ikapo, 10th bahagi ng lahat ng kinita natin. Amen? At ano naman po ang handog o ang offering? Ito po yung aside doon sa 10%, from the 90% na natira sa atin, di ba, 100% yung ating kinita,
inalis natin yung 10%, may 90% na natira. From 90%, kukuha tayo ng ating handog, ng ating offering. Amen? Yun po yung handog natin. Yun yung ibibigay natin sa Panginoon. At dapat na masabi natin sa Lord na hindi po ako nandaya. Ako po ay tapat na nagbigay ng aking igapo at handog. Amen po. Kasi ano po ang sabi ng verse 9? Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya nyo. Gusto po ba natin ang sumpa? Hindi po natin gusto ang sumpa. Kaya susunod tayo sa Panginoon, tayo ay hindi mandaraya. At sabi po ng verse 10, buong-buo ay ibigay natin ang ating mga ikapo at handog upang tugunan ang pangangailangan ng templo. So, ibig sabihin, sinagot ng Panginoon mismo, bakit natin to ibinibigay? Bakit kailangan tugunan o bakit kailangan hindi natin dayain ng Panginoon? Dahil ito daw po ay tumutugon sa pangangailangan ng templo, ng church. Amen? Doon po ginagamit yung ating mga ibinibigay. At sabi niya doon, kung susubukan natin itong gawin, kung susubukan natin na ibigay natin ng buong buo ang ating mga ikapo at handog, bubuksan ng Panginoon ang durungawan ng langit para ibuhos ang masaganang pagpapala. At nais ko pong basahin natin ang verse 11 and verse 12. Hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Sa gayon, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam tirahan ang lupain ninyo. Amen? Ang alam ko po kasi sa lugar na katulad nito, ang pinagkakitaan natin ay nagmumula sa lupa. Amen? Yung marami po sa mga lugar na ito ay kumikita galing sa kanilang mga tinanim, sa kanilang mga inalagaan. Amen? Kaya, ang pangako po ng Panginoon, hindi niya padadalhan ng salot. Kung tayo po ay tumutupad sa sinabi ng Panginoon na tayo ay magbigay ng buong buo ng ikapot handog, ang pangako ng Lord, bubuksan niya ang durungawan ng langit. Yun ang unang pangako ng Panginoon, ha? Bubuksan niya ang durungawan ng langit para ibuhos ang masaganang pagpapala. At pangalawa, ang sabi niya ron, hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong lupain. At pangatlo, sasabihin ng lahat ng bansa na kayo ay mga mapalad sapagkat ang inyong mga lupain ay mainam tirahan. Amen? Tatlo ang pinangako ng Panginoon, masagana o masaganang pagpapala, walang salot, at yung tayo ay maging mapalad sapagkat mainam tirahan ng ating mga tirahan, ng ating mga lupain. Amen? Yun na. Magbibigay lamang pala tayo ng tapat sa Panginoon ng ating buong buo na ikapot handog, meron na tayong tatlong blessings na ibibigay ang Lord sa atin. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Lord. Kasama po yan ang tinuro ng lingkod ng Diyos na kung tayo ay magmamahal sa Panginoon, inisa-isa po niya yung mga gagawin ng Lord sa atin. Poprotektahan niya tayo, tayo ay kanyang tutulungan. Amen? At kasama po ito ang Malakias na ito. Malakay 3:8-12. Na kung susundin natin ng Panginoon, tayo ay magbibigay. Ang mga pagpapalang ito ay ating makakamtan. Mararanasan po natin lahat. Kaya tayong lahat po ay magbigay sa Panginoon para maranasan po natin yung mga pangako ng Lord. Tapat po ang Panginoon sa kanyang mga pangako, ang inyong ibinigay o ang inyong mga ibibigay ay ibabalik niya po sa inyo siksikliglig at umaapaw at walang sukat ikalagyan. Hindi inyo inaasahan o yung mga bagay na hindi niyo inaasahan at hindi niyo ina-expect darating po sa inyong lahat. Amen? Ang mga panalangin na ating pinanalangin ng matagal ng panahon ay tutugunin ng Panginoon kasabay nito. Amen po? Ganyan po mangako ang Panginoon at tumutupad po ang Lord sa kanyang mga pangako. Hindi po siya bumibigo ng mga taong nagmamahal at tunay na nagmamahal sa Kanya. Kaya tayong lahat po ay magbigay sa Panginoon. Prayer tayo. Yan. Closing prayer tayo. Sige na po. Yuko po. Mapunti nga ng tinga. Yuko. Pikit. Taas ang kamay. Patungan ng langit. Closing prayer tayo.
Diyos, marami pong salamat at natapos po namin ang gawain ito. Kahit po kaunting oras lang pong ibinigay mo sa amin. Marami pong salamat sa lingkod mong ginamit, Panginoon, at marami din pong salamat sa mga taong nakarinig. At sana po, Panginoon, ay isiksik po sa kanilang pusong kanilang napakinggan na magkaroon sila ng uhaw at gutom. Katulad ko na mula nung mapakinggan ko ang salita ng Diyos ay ako'y sumunod. Panginoong Hesus, marami pong salamat at dalangin ko sa aming pag-uwi. Mamaya ay malwalhati. Malwalhati kaming nakarating at malwalhati rin kaming makauwi mamaya. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Sa pangalan ni Hesus, Amen. Cherian Bautista po. Barangay Subul, Gimba. Okay po yung tuturo kanila ni Pastor Tuo naman po yun na ang Panginoong Hesus lang yung kailangan ng tao. Sila ito dilim yung talapang pilagos. Sa Panginoong Hesus. Ang kandamnes ako sa Panginoon. Ako si Juan, si Laima Ordonyan, Tagalindig. Kasi noon nakasakit ako. Ang sabi sa akin, pwede mo sabihin yung kinulam? Kinulam ako, nagpagabot ako kinulam. Ang ipinakain sa akin yung kwan ng palaka ay, yung talagang malakit na kwan ng palaka. Yun, yung parang maraming namamagalip ako. Pagkainubo ko, gusto kong ilabas, hindi ko may labas. Ano? Tapos nagpagamot ako ngayon, nakita ako ni Sister Marita dahil dumain kami sa pwesto niya. Tinanong niya kung saan kami ganin nagpagamot. Ako, sabi niya, umalig ka na lang sa Linggo para mapag-pray ka ni Pastor. Sabi, di umatend ako. Atend ako ng attend. Tapos, nung May 8, yun nga, yun si Pastor Ricky. Ricky ba yan? Si Pastor Ricky. Kinakuan ako doon. Para bang may nakuan ako na parang may kumamot dito ko ay. Tapos ang kate. Di parang makate na parang may kumamot na ganun. Ayun, di tapos na ako ano, umubo ako ng umubo. Lumabas ako. Tapos kinaumagahan naman na maganda naman ang boses ko. Ito na. Ito na yung boses ko. Hindi kagaya nun na hindi mo maintindihan sinasabi ko. Ngayon magaling na nga, kaya pasalamat ako nun. Ako. Sa pananampalataya ko sa ating Diyos, gumaling na. So much love in the kingdom.